Usapang Senado. Mga issue sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin si Celly Ortega Bueno. Hello! Kumusta kayo? Kumusta ang mga tatay na bukas ay Happy Father's Day, araw ng mga tatay. Pero sabi nga, hindi lang mga tatay, pati yung mga tumatayo na hindi lang nanay kung hindi tatay sa pamilya ay Happy Father's Day na rin. At dun sa mga nanay na sila ho yung nagtatrabaho, silang parang gumagampan ng trabaho ng tatay, eh batiin na rin natin ang Happy Father's Day. Yung lingkod, Celly Ortega Bueno, samahan niyo po ako hanggang alas 3 ng hapon dito sa ating programang Usapang Senado. Dalawa po yung ating inaasama kapanayam. Sa first half, mamaya ating inaasama kapanayam ang isa ho sa mga nagbabalik sa Senado na Senator J.V. Hercito. At sa second half ay itong si outgoing Senate President Vicente Soto III. Din natin itong si dating Senate President at dating Minority Leader Juan Ponce Enrile na makapanayam. Kaya alam mo kung ang dami ho niya activity today. Bukod sa meron din siyang radio program sa umaga, eh naku, sunod-sunod daw po yung kanyang mga meeting ngayong araw na ito. At paalala lang po, no, bukas, June 19, hindi lang po yan kaarawan na ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Bukas po ay napakahalaga din na okasyon yan. Hindi lang dahil sa yun, anniversary namin ng aking mister, kung hindi yan po ay dahil bukas meron ho special coverage ang ating himpilan sa inauguration ho ng panglabinglimang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas na si Zara Zimmerman Duterte Carpio. Katuwang po ng DWIC sa paghahatid ng mga kaganapan sa nasabing inauguration ng Home Radio Davao at ang RPN Davao. Kaya tutok na po dito sa aming himpilang may todong lakas sa DWIZ 882. Habang atin ho nga inaantabayanan itong si Senator-elect J.B. Ejercito, nakubatiin din natin pala ngayon ay birthday ni Jerry Esmakilan at ganyan din ho ni Daddy Groovy si Mang Mario Kasuyuran. Siya po yung ating kasama mula sa Manila Bulletin dyan ho sa Senado. Pero lang tayong tatalakayin kasi before na discuss na natin ito rito, pero ngayon pala ay hindi pa rin pa ina-actionan ang mga isyong napuna ho ng Commission on Audit dito ho sa Land Transportation o LTO. Ito yung controversial na bagong LTO online platform na gawa ho ng dayuhang kumpanya. Aba, ay mag-iisang taon na po, eh hanggang ngayon ay hindi pa po pala ito ina-actionan nga ng itong issue na ito. So, meron lang ho tayong babasahin ano tungkol nga ho dyan sa issue na yan na ang naapektuhan po ay itong mga motorista na syempre po ay may inaasikaso dyan sa LTO. Ay mag-iisang taon na nga po mula nang ibalita natin itong issue ito sa LTO kung saan sinitis sila ng COA dahil sa mabagal na rollout ng kanilang bagong online platform. Pero hanggang sa ngayon po pala, wala pa rin nilalabas ang LTO na paliwanag at tila hindi pa rin po naayon sa mga isyong ito kung saan ang apektado ito nga po nga publiko. Itong kung mga motorista no, na nag-aasikaso po dyan sa LTO. So, napagalaman din natin na ang online platform na ito ay nasa likod din ng mga controversial na programa ng LTO. Ang bagong online platform ng LTO na tinatawag na Land Transportation Management System o yung LTMS ay ginagamit ngayon sa mga inaalmahang programa kaugnay ho ng motor vehicle registration. Dito lang daw po nakaraang buwan, humaba ang pila sa ilang LTO sites dahil sa pagbagal ng proseso sa pagpaparehistro ng sasakyan. Iniutos na po kasi ng Insurance Commission na i-connect sa LTMS ang Electronic Compulsory Third Party Liability Program. Ito yung may database ng lahat ng insurance ng sasakyan na kailangan bago ho makapagparehistro. At dahil mabagal po itong LTMS, ayon ho sa ilang LTO employees, ang dating 5 minutong nagugoogle sa verification ng mga insurance policies, abay, umaabot na daw ho ngayon ng 30 minuto. Diyos me, edi ang tagal-tagal ng paghihintay.
Particular ho sa mga lugar kung saan mabagal ho ang internet connection. May ulat din po na maging ang mga insurance companies ay nahirapang kumonekta sa LTMS at napag-aralan kaya daw ito ng Insurance Commission itong LTMS bago ito maglabas ng kanyang advisory. At may napanood din ho tayo na report sa LTO Baguio, halos araw-araw ay pinababalik yung mga motorista dahil sa delay sa pagpaparegister ng sasakyan. Kaya kawawa po dito yung ating mga kababayan na hindi nagagamit ang kanilang sasakyan sa paghahanap buhay. Ang ilan kailangan pa daw mag-leave ng paulit-ulit dahil sa tagal ng proseso. Ang LTMS po ay ginagamit na mga Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC na kung naalala nyo, ito po'y inimbestigahan ng Senate Committee on Public Services headed by Senator Grace po. Kung ating matatandaan, naging mainit ang isyong ito dahil tinutulan ho lahat ng sektor, Congress, transport groups at motorista at ito nga nga PMVIC. Bukod kasi sa mahal, ang singil nito noong una, doble o triple kumpara sa emission testing. Walang batas na nagbibigay ho ng kapangyarihan sa mga pribadong kumpanya, nagampanan ang obligasyon ng gobyerno at maaari kasing magkaroon ng serious data privacy issue dito dahil nagbibigay ng kanilang dato sa mga motorista sa mga private vehicle inspection center. At hindi rin po sapat ang bilang ng mga PMVIC sa buong bansa at hindi nila kaya ang volume ng mga nagpapa-inspect araw-araw. Mabuti na lang po at pinasuspindi nga ito ni Pangulong Duterte ang pagiging mandatory na dapat eduan nga sa PMVIC. So balikan po natin yung mga isyong napunan ng COA sa LTMS. Una, ayon sa COA, in-extend ng LTO ang deadline pabor sa foreign contractor kahit na wala itong basihan. Ang LTMS ay ini-award sa joint venture agreement ng isang Germany company at tatlo pang lokal na kumpanya noong 2018. Dapat sana'y na-deliver na sa 24 na LTO pilot sites ang proyekto noong December 2018 pero na-delay ito ng 3 taon. Ang problema, na-discovery po ng COA na in-extend ng LTO ang deadline na nasabing contractor ng walang matibay na basihan dahil dito nagdulot ito ng pahirap sa publiko ang gobyerno ang nagdesisyon nito. Hindi ba dapat daw kapag naatrasado ang proyekto ay kailangan magbayad ng multa ng contractor, pero sa kasong ito napagalaman na hindi pa pinagbabayad ang foreign IT contractor at isa daw itong malinaw na paglabag sa Republic 9180 o ang Government Procurement Act. At ikalawang issue, dahil sa palpak na online platform, naapektuhan daw po yung pagbibigay ng maayos na serbisyo publiko ng ilang sangay ng LTO. So, they are hoping na sana daw ay paalala sa LTO at sa iba pang ahensya ng gobyerno na hindi pa dapat maging mahigpit sa inyong mga partner companies dahil nakasalalay dito ang magiging serbisyo ninyo sa publiko. Kung may mali at pagkukulang, dapat lang na sila ipatawan at nararapat na, na multa o parusa. Lagi na lang daw kasing nagtitiis ang taong bayan, sana naman ay masuklian na magandang serbisyo ang bawat sentimong pinagpapaguran ng ating mga kababayan. So yan po, no? Ito yung ating paulit-ulit na nababanggit dahil hindi ito naaayos, dapat ho ay may gawing aksyon dahil mismong COA na ho ang nakapuna dito nga sa naturang controversial na bagong LTO online platform na gawa ho ng dayuhang kumpanya. Sige, kung hindi makalagin, so ready na siya, nandyan na siya sa kabilang niya. So mamaya, kung hindi pwedeng via Zoom, kahit phone patch na lang, itong si Senator-elect J.V. Ejercito. Recently, nakapag-oath-taking na habang yung kanya kapatid na Senator Jinggo Estrada sa June 28, manunumpa sa isa rin hong Associate Justice ng Korte Suprema. At meron ho tayong nakahuntahan kahapon, nasa Amerika ito, na ang sinabi nga niya kung ano na yung mga tiyak na committee sa iba't ibang mga senador at inassure niya na yung Blue Ribbon Committee ay mapupunta na talaga dito kay Senator Francis Tolentino. Kaya ang tanong,
saan ngayon pupunta itong Senator-elect Alan Peter Cayetano na nagsabi na sasama lang siya sa supermajority kung makukuha niya yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero dun ho sa nakausap po na isang senador na ngayon ay nagbabakasyon sa Amerika. Dalo ho sila yung nakakwentuhan ko kahapon. Eh yun nga, planchado na yung pagdating sa Blue Ribbon Committee. Ang hinahanapan na lang nila, wala pang tiyak na hahawak yung Ethics Committee. Gayun din yung Committee on Government Corporation and Enterprises. At ang isa pang committee na nabanggit, actually apat yun, ay natatandaan ko lang. Ayan, Ethics Committee, Committee on Electoral Reforms and People's Participation, at yung Committee on Government Corporation and Enterprises. Yun yung nabanggit na wala pa. At ang sinabi, itong pagdating kay Senator Chis Escudero, na ngayon ay medyo nananahimik pa, ang kumakausap pala dito ay ang kanyang kaibigan na Senator Grace po, at mukhang sa pag-uusap ni Senator Grace po at Senator-elect Chis Escudero, ay mukhang nag-confirm naman na sasama na nga ito sa majority, sinatawag na super majority, dahil karamihan ay doon sasama sa mayorya na kung saan ay na-expect nga natin ang magiging susunod na Senate President sa 19th Congress ay tungahong si Senator Juan Miguel Zubiri. At pagdating naman po doon sa Committee on Finance, ay sinabi rin na nakausap natin na inassure niya na ito'y mananatili kay Senator Sani Angara, bagamat sa isang interview ho this week, sinabi ni Senator Sani Angara na interesado itong siya presidential sister. Yung sabi nga niya, siya ay special ate to the president. Senator Amy Marcos ay interesado rin doon sa Committee on Finance. Pero doon sa nakausap po, ang sabi, majority ng mga senador ay nagsabing mas magandang hindi ibigay daw kay Senator Amy Marcos yung Committee on Finance, dahil kapatid nga, na nga naman siya ng uupong pangulo. Noon naman nakausap natin Senator Amy this week sa isang interview dyan sa Senate noong nagpunta siya. Ang sabi naman niya, hindi pa nga niya alam kung anong committee siya, pero kahit daw anong committee, kahit kamote committee daw ibigay sa kanya, wala daw problema kung ano man yung committee na ibibigay. Pero ang nabanggit sa atin, ibibigay nga kay Senator Amy Marcos ay yung tatlong yung committee, yung sa co-op, ganyan din na... Ano nga ba? Tatlo yung committee na ibibigay dito kay Senator Amy Marcos. Ang Committee on Justice, sinasabi nga ito ibibigay kay Senator Chis Escudero, na nung una pala, inialok ito kay Senator Alan Peter Cayetano, yung Committee on Justice. Wala naman doon naging sagot. Tapos eventually, nagsalitan nga ito sa interview ng media na ang gusto pala niya yung Blue Ribbon Committee, kaso ito'y naialok na ho kay Senator Francis Tolentino, at tinanggap na niya yung pagiging chairman ho ng Blue Ribbon Committee. Ayan, atin ho mga kasama sa ating programa, isa ho sa mga nagbabalik Senado, nakapag outtaking na ho siya recently. Ating tinutukoy, dati ho siyang chairman ng Senate Committee on Health at dating chairman ng Committee on Housing, si Senator-elect J.B. Ejercito. Hi sir, magandang hapon. Hi, magandang hapon, Sally, at sa ating mga tagapakinig sa DWIC. Mm-hmm. Sir, balikan ko nga, ano nga ba yung mga committee na nai-offer na sa inyo at tinanggap ninyo? Committee on Local Government at Committee on... housing, no? And urban development. Dapat nung Committee on Higher Education, pero ito inapunta na kay Senator Lauren Ligarda. Okay, so kahit majority, uupo siyang Senate President pro tempore, may hahawakan pa rin committee Senator Lauren itong Committee on Higher Education. Yes, yan ang kanyang committee na hawakan. So sir, kung kayang chairman ng Committee on Local Government, naalala ko may mga proposal this early na sana isuspend yung barangay election sa December. Siyempre kayong hawak malamang kung magkaroon, may mag-propose nito, ano po? Sa Committee on Local Government mapupunta yan. So kung may mag-file ng bill at ma-refer sa atin, then we will conduct a hearing. Mm-hmm. And hear the pros and cons of postponing it or pushing through with it. So, titingnan natin kung ano magiging outcome ng
ng hearing, pero most likely ay dahil katatapos na ng eleksyon eh. Uh-huh. No, ng national and local election. So, election na naman tayo December. Kumbaga, sunod-sunod na. Baka malamang ito, marami ang may mga mag-file para mapospone ng election. Maraming election for next year or probably next year. So kayo po personally, bilang dati na rin naging lokal na opisyal, sa tingin nyo may basihan yung mga batayan ng ilan na nagsusulong na isuspend itong barangay elections sa December? Una, para daw ho makaipon muna ng pondo dahil malaking pangailangan ng makatipid. Isa ho sa mga binanggit yun, sir. Eh. Dahil katatapos pa nga lang ng national and local election, parang malaking naging gastos at may malaking pangangailangan sa pondo yung susunod na administrasyon. Well, tama. Sally, katatapos lang. Medyo mabigat ang national local elections. Mabigat para sa gobyerno, mabigat din para sa mga kandidato at mabigat sa lahat. No? So, I think may punto rin naman. No? Kaya we will hear both the pros and cons. Mm-hmm. Kung ano mas magiging beneficial, no, kung i-postpone muna or ituloy ito. Mm-hmm. Sir, kayo ba'y magiging ipinakiusap mo maging vice chairman ka ng Committee on Health? Hindi ka man ang maging chairman uli ng Committee on Health. Ikaw ba'y gagawing vice chairman ng committee? Yes, ako'y nakiusap dun sa mga pet bills ko, yung mga naipasa kong batas, no, lalong-lalo na universal health care, no, na mapatayan kong implementation nito. At yung creation ng Department of Human Settlements and Housing, sa bagay ako ng chairman ngayon, ay sana para maging ano ko, para mabantayan ko talaga ang at matutukan, no, yung implementation, masigurado na mayroon siyang tamang budget. Sir, kayo po nag-sponsor ng Universal Healthcare Law, pero ngayon po ay meron yata kayo na gustong sana wag muna i-implement kasi na under UHC law po ba yung pag-increase ngayong taong ito ng contribution dun sa PhilHealth? Yes, Sally. Yes, nanawagan na po ako na suspendihin muna, no, habang tayo nasa pandemya pa, hindi pa nga tayo nakakabawi, nasa pandemic pa. No? Kahit na ako po principal sponsor ng UHC, we have to adapt to the situation. No? Kailangan pabawiin muna natin, and then natin dapat makabangon muna ang ekonomi natin, makabangon natin mga kababayan. No? Marami ang nawala ng trabaho, nahirapan sa hanap buhay, kaya it's an abnormal situation. So, ako yung nananawagan na siguro suspendihin muna ang premium, ang increase in premium contribution. Pero sir, kung isususpend yun, pwedeng sa part lang yon ng executive, ng official ng PhilHealth o dapat ipa-amend ho yung universal healthcare law? Hindi naman. Siguro EO lang yun. Pwede na. Dahil ginawa ni Presidente Duterte yan during the pandemic. We are in a health crisis until now. Mm-hmm. Hindi pa naman tapos yung pandemya. So we're still in a health crisis. And I believe that the executive or the president has that power to suspend, especially in this kind of a situation, na emergency situation pa tayo. So you're hoping na ma-actionan pa ito ni outgoing President Duterte o si incoming President Bongbong Marcos na ang pwedeng umaksyon dito? Kahit sino po, sa lalong madaling panahon, kung may chance ay kay President Duterte tapos kay incoming President Bongbong Marcos para ituloy po niya yung mag-issue rin siya ng EO, suspending the increase in premiums, no? Dahil nga we have to wait. Pag medyo nakabawi na ekonomiya, kumanda na ang takbo ng buhay, then probably everybody can already afford yung increase in premiums. Saka maunang pangalawa, kailangan ma-plug up muna natin yung mga leakages ng PhilHealth, no? Marami pang leakages yan, no? Yung mga nagsasamantala sa ahensyang ito, no? Yung mga upcasing, yung mga scandals o scams. Ngayon, yung COVID, kahit hindi COVID, ginagawang COVID. So we have to plug up those leakages. So sir, nung nagkaroon kayo ng meeting nun kay President-elect Bongbong Marcos, hindi nyo ho nabanggit yun? Napag-usapan natin partially yung implementation ng universal healthcare law. Magandang balita. Mm-hmm. Talagang interesado siya and he really wants it fully implemented, no? Para talagang mas mabilis na ito'y maramdaman na ng ating mga kababayan. You must remember that it's a work in progress, so hindi pa tapos, no? It's a 10-year program. Overhaul ng buong healthcare system na ito, eh. Sally, kaya nga ako naglayo na bumalik sa Senado para mabantayan ko ang implementation na ito kasi sa tingin ko,
although it implement na in the past 2 years, no, ay it could have been better, no. Syempre iba yung nandoon yung principal sponsor para matutukan po ito, yung wisdom natin, knowing the history, the purpose and intention of the law ay malaking bagay kung nandoon tayo para matutukan ito. Pero saan din yung banggit nyo, sana isuspend muna yung increase sa premium? Hindi, ano eh, syempre, mabilisan lang yung ano namin, meeting. Usapan in passing siguro. So, ang pinag-usapan namin is how to implement. Interesado siya na talagang maiayos ang implementation nito para nga mas maramdaman natin makabayad ito. Sir, may iba naman ako dahil alam ko kayo yung nagkaroon ng initiative na mag-offer ng parang reward money, di ba, doon sa makapagtuturo doon sa driver ng SUV na naka-hit and run sa isang security dyan sa Mandaluyong City. Nakatulong nga yun. Na-claim na ba yung 50,000, sir? Eh, marami kasing nag-claim eh. Marami ang nagbigay ng info. So, titignan natin kung sino talaga nauna at sino yung nagamit ang PNP. Okay, so, hati-hati. Depende sa PNP. Pero pwedeng sir, ganun siguro. Pero yun nga, disappointed ka ba dahil na-identify nga pero hindi naman immediately na-aresto sa lipay sumurender nung sumurender para ang dating ng iba, mukhang napakaganda, eh, parang yung treatment doon sa suspect. Kaya ba medyo sa tingin nyo may dapat ipaliwanag yung PNP but ganun yung naging treatment doon sa suspect? Well, marami kasing mga ano, both sides of the story. Ako nga, Selly, ako na nga nagbigay ng pabuya. Ako na nag-offer ng pabuya para ma-identify kung sinong owner or driver nitong vehicle. Alam mo sa social media, dahil nag-reach out sa akin through a friend of friend, hindi ko kilala itong si San Vicente, na nagpasabi lang na sila ay hindi tatakas. So nilagay ko lang yon, ay nako, Diyos ko, ako na ang ginawa ng ako na ang padrino, ako daw ang spokesperson. Napakahirap minsan kumilos eh. You know, tumulong ka na. Sa social media, tumulong ka na, ngayon ikaw pa ang masama. Eh dito naman kay PNP OIC, Vicente Danao, no, na siya ngayon ang under fire ngayon kasi special treatment nga daw, ito sila San Vicente. Pero ako naalala ko rin, Selly, na siya yung nag-issue ng threat, no, at ultimatum para sumurrender itong si San Vicente. Nung sumurrender naman, dahil na-press ko daw, kasi siya namang ng masama din. So, ang hirap din minsan dito sa, ano eh, sa, ano natin, dahil sa social media, parang wala kang gagawin tama, no? Pero ang sa akin na lang, intention natin. Importante, identified, at dapat sarga, bilisan na lang ng mga korte, na prosecution, para sa lalong madaling panahon ay malitis na ito at madala na sustisya. Kailangan mabigyan natin ng sustisya yung security guard na nasa gasaan. Pero sir, meron bang sa tingin nyo dapat ipaliwanag itong si PNP OIC Danao dahil dun sa nakita na nagmano siya doon sa nanay nung si San Vicente? At ganyan din, parang in return, nagmano din sa kanya yung mother? Parang ano ibig sabihin nun? Yung kasi nakita siya nakitang nagmano. May dapat ba paliwanag din si San Vicente? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Nakita ko lang yung nagmano yung nanay, pictures lang. So, pero may picture din. Mismo si Danao ho yung nag-bless o nagmano dun sa mother nung suspect. Well, siguro siya na lang ang tanungin natin si Chief PNP dahil I don't want to anong nangyari, anong gesture. Sita gesture, anong Pilipino tayo, ganyan tayo minsan. Pero siguro siya na lang ang tanungin natin. No? I don't want to judge kung anong nangyari. Kasi medyo yun, nababas nga doon itong CPNP OIC Danao dahil kaya daw baka ganun yung treatment doon kay San Vicente. Eh, ano ba ito? Ninong? Or ano? Mayroon ba silang personal na parang relasyon? Alam mo, Selis, problema sa social media, ang dami ng istorya eh. Kagabi, may nakita ko na uminit na ng, sorry, tao lang, uminit na ng ulo ko dahil daw Estrada family daw ang nagbaback up dito, no? Kaila San Vicente, hindi ko nga kilala, sabi ko nga eh. Gusto ko ano eh. Ang galing gumawa ng mga istorya ng ano eh, ng tao eh, no? Hintayin na lang natin kung yung ano, kung anong paliwanag siniguro ni Chief PNP, no? Ang daming ano, istoryang lumalabas, no? Kesyo, kami raw ang nasa likod. Eh, sinabi ko nga, Selly, sa media, ako susuntok niya pag mismo nakakaita ulo. Uminit nga ulo ko, no, napanood ko yung video, sabi ko, pag nakita ko yung driver niya, susuntok ko. Kaya nga,
siguro nag-reach out sa akin, no, through a friend na hindi ko siya nasabi, basta sila isusuko. O hindi ko sila kilala. So, pero lumalabas. Nag-reach out po, common friend, parang ganun? Meron ho kayong common friend ni San Vicente kaya nag-reach out sa inyo? Nagpasabi na lang po, kasi pag sinabi reach out, baka mamaya maiba na naman tayo. Nagpasabi na sila po ay hindi tatakbo. Hindi sila tatakas. Okay. So, siguro dahil alam nilang mainit ako that time sa post ko na sabi ko, may susuntokin ko ito, nakita ko. Mm-hmm. Ay ngayon, na lumalabas sa SOCMED, padrino na daw ako, spokesperson pa daw ako ni San Vicente. Nako, Diyos ko, napakalayo naman yata. Napaka-inconsistent. Ako na nga nagbigay ng pabuya. Nagsabi na nga akong susuntokin ko yan. Pag nakita ko, ako pa ngayon ng padrino. Minsan kasi, Sally, yan ang problema sa social media. Walang accountability, walang responsibility talaga minsan. Mm-hmm. So, dahil po dyan, kayo ba'y susuportahan ninyo sa 19th Congress sakaling i-refile? Although talagang i-refile daw ho, itong yung registration ng SIM card na kung saan doon sa SIM card registration bill na yon may sinamang provision si Minority Leader Franklin Drilon na yung mga social media dapat din ay talagang i-register yung tunay na pangalan, cellphone number para kumbaga kung gamitin yung kanyang social media account sa paninira ay identified yung dapat managot. So sa tingin nyo, it's about time na mapasa yung batas na yon. Ako, pabor po ako dyan kasi ang hirap eh. Dali gumawa ng mga fake accounts, no? Ng mga pseudonames at mga alias. Tapos walang ginawa kundi manira. Mamaya mag-destabilize pa ng gobyerno yan. So for national security and also siguro for social media accountability, ako siguro magandang pag-aralan po yan, no? Yung SIM card registration at yung registration ng social media accounts. So sir, wala ka pang plano? Kailan ka bibisita sa Senate para alamin kung ano yung iyong room na i-occupy? Although kayo naman bilang nagbabalik Senado, hindi nyo na kailangan ng kagaya ng ginawa ni neophyte Senator Robin Padilla na nag-briefing, na humingi pa ng briefing sa Senate. Merong patawag this June 28 for new, for incoming senators. Tingnan ko kung nandito ako at anyway, alam ko naman na rin na nanggaling na rin po ako dyan. Pero doon natin malalaman yung magdodraw na lots kung ano magiging room assignments. Ah, so sa 28 ng June yun po yung ano, draw lots. Dadaanin ho sa draw lots yung room assignment. Yes, yan ang napag-usapan. Pero kayo po, hindi nakasama doon sa bibigyan pa uli ng briefing dahil dati na kayong senador. Tingnan natin, siguro hindi naman na kailangan dahil 6 years na rin naman ako na nanggaling sa Senado. Mm-hmm. So more or less, alam ko na rin yung ins and outs of the Senate. Pero kayo po bibinigyan din ng ganong invitation para dun sa briefing bilang Senator-elect? Yes, meron. Meron din. Natanggap ako ng letter. Uh-huh. Pero just in case, hindi na kayo mag-a-attend dun sa briefing, sir? Depende kung nandito ako, bakit hindi, no? Siguro dadaan ako dahil may invitation din ako kasi for an outtaking in Isabela. So titignan ko kung mag-aabot. Aha, okay. At sir, panghuli na lang dahil isang buwan na lang mahigit, ano? Kasi July 25, magsisimula na kayo manungkulan bilang senador. So ngayon, ano yung mga preparation ninyo? Meron na ba kayo agad na mga panukalang batas na inire-ready na para i-file pag nag-start na ho ang 19th Congress? Yes, andyan ang aking legislative staff. Yung mga dati kong legislative staff ay nagbalikan na sa akin. I already gave them instructions para sa mga advocacies natin na itutuloy, no? Lalo na yung Comprehensive Master Plan for Infra Development. Yan ang isa sa mga una kong ipafile na bill para kahit sino ang mag-uumupong presidente o anumang administrasyon ang umupo, dapat tuloy-tuloy yung infrastructure development para hindi tayo mapag-iwanan, no? Para magtuloy-tuloy, lalo itong BNT program. Kasi ito sa aking ma-advocacy dahil sa tingin ko itong magnadala ng trabaho at kaunlaran, lalo-lalo na sa mga probinsya, no? Para ma-spread out natin development. So yan ay nire-ready na ang aking legislative staff. Mm-hmm. At kung sakali, magiging seatmate ba kayo ni Senator Jinggoy or in between may Escudero? Depende kung ano mag-abutan natin, no? Hindi ko alam ko alphabetical yan, so probably kayong si Senator Chi sa magiging nasa gitna namin, no?
Nako sir, maraming salamat sa oras ay binigay niyo sa amin at tuloy pa rin ba yung pagbabike ninyo? Mukhang kaya kayo nag-sleep dahil panay ang inyong pagmumotorsiklo at pagbibisikleta? Yes, tuloy-tuloy. Naging part of ano na yan, naging way of life na eh. No? Parang sluggish ako pag hindi ako nakakapag bisikleta. So I'm thinking nga of bike to work ang gagawin ko siguro. Total, nagbibisikleta naman ako sa umaga. Diyan din sa area, sa Bawa area, dahil diyan maluwag. So baka dumiretso na rin ako sa work. Dadala ako magpapais. Siguro pag may shower room na, no, para diretso na ako doon sa Senado. So gagawin niyo yung pag-start na yung Senate, magbabike pa rin kayo papasok? Pwedeng gano'n kasi madalas ka sa area niya dahil maluwag doon. Diyan sa Bawa maraming naglalaps diyan. Mm-hmm. So malapit na ako eh. Kaysa naman uuwi pa ako. Mm-hmm. Tapos matatrapik ako at magsasayang ng gasolina papasok. Di maaga na lang kami, maaga na lang pupunta yung sasakyan ko para hindi pa traffic, para makatipid sa gasolina, sa gas, tsaka yung patalat ng gamit ko. At ako naman magbibisiklet pa muna. I will do my workout in the morning. Tapos pasok na ako ng Senado. Pero sana nga ang tutukan niya ng government, ano, yung tiyakin yung mas safe na bike lane dahil malamang marami nga yung mas pipiliing magbisikleta at mag-scooter. Oo, napakamahal ng gasolina. Sobrang mahal ng gasolina. Kahit ako, talagang umaaray na tuwing nagpapakarga ng gasolina. Mm-hmm. Kasi sa akin ko, 5,000 na 5,000. No? Na medyo masakit na rin talaga sa bulsa. Kaya hopefully makatipid tayo by biking to work, no? Umaga-umaga siguro at magtutuloy siguro. Doon na lang magpapahinga sa opisina. Pintay ko na lang yung session, yung plenary session mismo. Ay, naku. Naku, maganda ho yan. Ano naman yan eh. Maganda pa sa kalusugan. Dapat nga lang talaga. Tama. Pero tama lang na i-secure yung lane para ligtas sa mga nagbabicycle. Tama. Siguro dapat lahat ng mga infrastructure ngayon dapat automatic at kasama na yung bike lanes, no, sa mga bagong daan na gagawin. Okay. Naku, maraming salamat po sa oras ninyo at magandang hapon, sir. Kayo ba hindi pupunta sa inauguration ni Vice President Inday Sara? Wala ako nakuhang invitation eh. So mahirap naman pumunta kung hindi ka hindi ka part ng program. So I just wish her well. Mm-hmm. And good luck, no? Pero dito kay President BBM, I was told that all senators will be invited. So, kita-kita na lang tayo sa inauguration. Okay. Tsaka mag-ibigan naman talaga kami ni BBM. Kahit na ako hindi naging parte ng unit team, I know in deep inside na talaga si BBM gusto ako manalo. No? In fact, during the campaign, yung last few weeks, no, tumatawag siya sa akin, kinakamusta niya ako, tapos kinamusta nga niya ako kung halimbawa nadala na, pinatawag na ako ng iglesia, nung sinabi ko, oo, pinatawag na ako. Kasi nga, good. So, I know deep inside, si President BBM wanted me to win kasi matatala rin kaming magkaibigan. Okay, naku. Thank you so much sa oras ninyo, sir. At thank you. Pag nagsimula ka na, mas madadalas na ang aming pakikipagtalakay at pakikipagkwentuhan sa inyo dito sa programang Usapang Senado. Thank you, sir, at magandang hapon. Okay, thank you. Magandang hapon sa inyo. Mabuhay. Yan po mga kaibigan, si Senator-elect J.V. Ejercito. At mamaya pagbabalik natin, itong si outgoing Senate President Vicente Soto III, makalipas lang po ang ilang paalala. Usapang Senado, kasama si Celi Ortega Bueno. At gaya na ho natin nabanggit sa ikalawang bahagi na ating programang Usapang Senado, atin ho mga kapanayam, ang Senate President hanggang June 30 ang atin hong suki sa ating programa. Tayo pinapapasalamat dahil siya po ay lagi tayong ina-accommodate every time na may gusto tayong itanong at gusto natin siyang makakwentuhan dito sa ating programa, si Senate President Vicente Soto III. Hi sir! Good afternoon. Maraming salamat dahil alam ko napagod ka sa pagdadrive papuntang Baguio City pero still pinagbigyan mo ako. thank you very much din. Wala ka naman. Magandang hapon po sa inyo lahat. At happy Father's Day. Dahil ba bukas ay Father's Day kaya po dyan ang inyong celebration sa Baguio City? Correct. Yung mga anak ko gusto eh, dito kami mag Father's Day daw. Ah, ayun. Hindi kayo pala makaka-attend dito sa inauguration ni BP, ni Vice President-elect Sara Duterte.
Hindi yata kami imbitado. Yung imbitado lang. Mm-hmm. Nabanggit na rin lang natin, sir, syempre sir, siya yung nakalaban ninyo sa pagka-vice presidente, pero siya yung pinalad. Ano po yung inyong may bibigay sa kanya na mensahe sa kanyang inauguration bukas? Siyempre, alam ko, ang dami niyong gustong gawin, kung sana kayo ang nanalo. Ngayong siya ho ang pinalad, ano yung may bibigay niyo sa kanyang mensahe sa kanyang oath-taking bukas? Ay, katulad nung sinabi ko noong proclamation nila sa Kongreso, noon sa Batas ng Pambansa, sinabi ko na sila at siya, no, si Vice President Duterte, siya ay nilagay ng Panginoon diyan eh sa isang sa dahilan kung bakit siya nilagay diyan. No? At ang inaasahan ko siyempre na yun ay magiging mabuti para sa atin. Para sa bansa. At huwag silang makakalimot tumingin sa Panginoon Diyos, humingin ng tulong, at huwag silang makakalimot sa mga kababayan natin. At yung mga swail ng kababayan natin, eh, huwag nilang pagbibigyan. Whether kami kaibigan o kamag-anak, hindi pa pwede yun. Diba? Yung mga ganun, yun lang sana. At basta ang pinakamahalaga ay gampanan nila ng matuwid at ng mabuti ang kanilang trabaho. Sigurado matutuwa ang bayan natin sapagkat pagka naging successful sila, ay magiging successful ang bansa. Pero sa siguro tama din yung naging apila ni President-elect Bongbong na ipagdasal sila kasi ngayon pa lang nakikita ko kung ako yung nanalong pangulo, parang ang sakit sa ulo sa dami ho ng problema ng bansa ngayon. Oo nga eh, pero precisely, di ba, yun ang sinasabi ko, doon pa lang eh. Panginoon Diyos kagad ang aking tinawag eh. At pinaalala sa kanila eh, sapagkat doon talaga, doon magkakatalo yan. Correct, oho. Napaka, sabi nga nun ni Senate Minority Leader, perfect storm ang kakaharapin ng susunod na administrasyon. Kaya talagang, well, sila yung pili. So sana talagang sila yung magampanan nila ng maayos dahil ang laki ng expectation sa kanila ng taong bayan. Oo, totoo yun. Record sa history ng Pilipinas yan. Baka hindi na maulit ever yan na merong 31 million, 32 million na boto ang pangalawang pangulo at ang pangalawang pangulo. Sobrang tiwala ng ating mga kababayan. So, sa tulong ng Panginoon Diyos ay hindi nila sisirain yung tiwala ng mga kababayan natin. Although Senator Amy Marcos aminado na medyo kinakabahan daw sila dahil sa taas ng expectation, baka daw akala ng marami nating kababayan sa isang iglap, masosolve yung problema, wala naman daw himala. Kahit daw siguro buhay yung tatay niya, hindi makakaya na immediately ma-resolve itong napakabigat na problema na ating bansa sa ngayon. So, yun ay medyo... Pero... sa isang banda, tama yun. Pero ang sinasabi ko, basta lumakad ka ng tuwid, gawin mo yung dapat gawin, hindi sila dapat matakot. Ang daming magandang paraan na pwedeng ma-resolve ito eh, na sinasabi namin ng kumpanya eh. Opo. May mga madaling solusyon. Ang importante kasi may solusyon. Ang importante, alam nila yung solusyon. At gawin mo. Yun, maintindihan ng mga kababayan natin yun kung babagal, kung hindi kagad nagagawa, pero kung nakikita ang ginagawa mo, maintindihan nila yun. Sila maglalaroon, hindi kailangan ng himala. Ang kailangan doon, hard work. Correct. Diligence. Determination. Determination. Tsaka talagang yung number one, alam mo matutuwa mga kababayan kagad natin. Sipaking kagad at huwag pananatilihin yung mga korap. Baka mamaya may makakasingit eh. Baka yung mga dati pa rin, andyan dyan pa rin. Alam na natin ang tindi ng corruption ng mga yun. Kaya lang, hindi nga maidemanda ng ombudsman dahil kulang sa ebidensya. Baka maiwan pa yung mga yan dyan. Ako naman, parang awa nyo na, huwag naman. So wag nang panatiliin sa pwesto yung mga kilala ng involved sa corruption. Correct, dami dyan. Alam na nila eh. Sir, nakatrabaho ninyo na matagal at nakagrupo pa ninyo yata sa Macho Black si dating Senate President Juan Ponce Enrile. So, ano pong masasabi ninyo na inappoint siya bilang a presidential legal adviser nitong si President-elect Bongbong Marcos?
napakagandang decision nun. Isa sa hindi man pinakamagaling, isa sa pinakamagaling na advisor. Mm-hmm. Magandang hinga ng ikangaypayo. Mm-hmm. Si Senator Enrile. At kung ako ay kung natutuwa yung mga kasama ko at yung mga kababayan natin sa mga ikangay nangyari sa kaganapan nung ako ang Senate President, uh-huh. marami rin akong natutunan kay Senator Enrile. Mm-hmm. Pero sa tingin nyo, kaya pa niya kahit siya ay 98 anyos na? Eh, sharp eh. Oo nga eh, mas magaling pa sa ibang mas bata, no? Oh, 1 month ako, kausap po sa telepono, walang problema eh. Pag hello ko, alam na niyang ako eh. Ah, ganun pa rin yung kanya. Hindi ba, iba pag medyo, yung ibang matagal mo lang hindi nakakausap, pag hello mo, hello, yes, gaganun mo na. Oo, oh, di ba, yes, hindi, pag tawag na, oh, tito, kamusta ka na? Mm-hmm. Oh, hello pa lang ang sinabi ko eh. Mm-hmm. At saka kung legal advisor, not necessarily naman napapasok sa opisina lagi, sir, di ba? Pero hindi, sa panahong ito. Telepono lang yun. Zoom lang yun. O kaya FaceTime lang yun. Nagkatalo yun. Mm-hmm. Pero masasabi ba natin talagang astig si JP? Imagine, nag-serve na siya kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayon, sa anak naman, sabi na iba, ano kaya sa apo ni... sa anak ni BBM makapag-serve pa rin daw si JPE. dapat pumilip nga talaga tayo, di ba? Anyway, so good choice para sa inyo yung pag-appoint. Yes. Mm-hmm. Very good choice. Mm-hmm. Saka hindi naman isa lang si Manong Johnny. I'm sure the President Marcos will have a battery of advisors depending on the topic or the issues that he would want to take notice of. Mm-hmm. So talagang ano, sa tingin nyo, magaganda naman itong mga nagiging choices ni incoming President Bongbong Marcos pagdating sa mga binibigyan niya ng posisyon, cabinet members, mga advisor. Mukhang talagang pinag-iisipan humabuti. Uh-oh. Ano po? Oh, so far so good. Sana lang meron ding mga irritate niya na yung magagaling dyan, ano, sa tulad ni Secretary Teddy Boy Luxin. Kung ako masusunod, hindi ko pa re-resignin yun. Mm-hmm. Pero parang mukha ngayon wala pa akong nababanggit kung sino yung lalagay na Foreign Affairs Secretary, baka naman maritin. Sana. Mm-hmm. Sana, ayun ang isa sa mga magagaling na cabinet ni Presidente. Mm-hmm. Sir, paano yun? May 1 year ka pa na 1 year ban, hindi ka pa pwedeng tumanggap ng any position sa government. Pero just in case, after nung 1 year ban, at may i-offer sa inyo, Senator-elect Bongbong Marcos, open ho kayo? Well, depende siguro. Kasi nung mag-usap kami, ang unang tanong niya sa akin is parang ganun. Ano sabi, kamusta ka na? Ano iniisip mo, sabi sa akin? Mm. Parang tinatanong niya, ano yung gusto ko or something like that? O ano gusto kong gawin? Mm-hmm. Sabi sa kanya, gusto ko muna magpahinga. Sabi ko. Tapos, pero sa usapan naman namin, basta't meron silang gusto ikonsulta sa anything na ikangay or any issue na ako may expertise or may kinalaman sa Senado, sa dangerous drugs, napag-usapan na namin yun eh. Okay naman, kahit sa local government, available naman akong tanungin. Ika nga, or hingi ng opinion ko sakali ba. Mm-hmm. Walang problema. Pero pagdating doon sa, hindi ko ba naisip mo anong mga plano kong gawin after a few months eh. Siguro, relax mo na. Mm-hmm. And then, tignan muna natin. Nung tinanong niya sa akin, gusto mo bang bumalik? Sabi niya. Siguro, ibig niya sabihin, gusto kong bumalik sa Senado. Ganun ang dating sa akin. Nung tanongin niya ako. Sabi ko, depende kung kailangan nyo ng tulong. Ganun ang sagot ko eh. Kung kailangan nyo ng tulong, kung makakatulong, siguro, sabi ko. So, ibig sabihin, sir, pwede na sa 2025 tumakbo ka uli sa pagkasenador. Depende nga, depende. Kung ikaw na sinisipag pa tayo, or mapapakinabangan pa ako, or ako'y makakatulong, pwede. Mm-hmm. Pero sir, imagine, sa napakahabang panahon nyo na nagtrabaho bilang senador, parang
Ano ba ito? Malaking adjustment ba yung gagawin mo sa susunod na mga araw ngayong matatapos na ho yung iyong termino bilang Senate President? Kasi nasanay ka na eh, napakasipag mo kasi. Halos hindi ka nga nag-absent kahit nga ho may danger ng virus. Eh, kay physically present sa Senate, ang daming mga kasama na nasa bahay lang, pero ikaw physically present. So, malaki adjustment ba yung gagawin mo? Dahil nasanay ka na nagtatrabaho. Meron ako kasing ugali na pag pinasok ko, full blast eh. Mm-hmm. Hindi ako, kaya nga pag may pinasok akong bagay, half-hearted or sige-sige lang. Mm-hmm. Kaya kahit nung araw, kahit anong sport yung pasukin ko, I try to excel. Mm-hmm. Pag may trabaho akong pinasok, may nagbubuti namin, kahit sa recording industry, kung mapupuna mo, di ba? So ito, pagdating sa Senado, yung paggawa ng mga batas at pag-servisyo publiko, dinibdib natin ang gusto, ganun din. So itong mga susunod na mga taon na ito, medyo parang ano to, reward. Ah. Reward ng relax muna, relax ka muna. Oh, you deserved a break. Yeah, pwede kong asikasuhin muna yung recording studio ko. Mm-hmm. Asikasuhin ko yung pamilya ko. Sa bagay, hindi naman ako hindi ako nagpapabaya sa pamilya kahit kailan. Mm-hmm. Yun ang isang sikreto na hindi na itatanong sa akin ng mga iba nating kasama sa media, okay? Yung mga ibang politiko. Yung sikreto nyo? Pag humihingi ng advice, sabi niya, paano mong nahahati yung oras mo sa pamilya mo at sa trabaho mo? Mm-hmm. Diba? Tapos dati, nag-iitbulaga pa ako, di ba? Tapos meron akong recording, di ba? Sabi ko, hindi ko hinahati. Ang sikreto, you weave them together. Kaya. Huwag ka mag... bakit hindi? Mm-hmm. Basta huwag ka magbababaya sa pamilya. Mm-hmm. Ano, katulad nung araw, very, very seldom na makikita mo ako lumabas ng gabi. Dinner or whatever sa gabi. Mm-hmm. Ako siguro yung politikong bihirang-bihira na mangyayari unless importante yung meeting. Oh. I make it a point na pagdating ng gabi, pamilya muna. Ayun. Yeah, before dinner, nasa bahay ako. Mm-hmm. Oh. So nabalansi mo ng gusto, kaya naging successful ka na nagagampan mo na maayos yung trabaho mo na hindi napapabayaan yung oras sa pamilya. Oo, nabalansi ko na. Na-weave ko. Mm-hmm. Inagsama ko. Mm-hmm. Inagsama ko, ganun. Mm-hmm. So yun, babantayan namin kung after 3 years, welcome back, Senator Tito Soto. Tingnan natin. Kung ngayon, kung makakatulong pa siguro. At saka hindi rin, sa mga kababayan din natin yan. Kung gusto nila eh. Mm-hmm. Kung ayaw naman nila, wala kang magagawa kahit ipilit mo. Mm-hmm. Pero sir, yung tanong ni BBM na gusto mong bumalik, pero meron din ba siyang gusto mo ba na, kumbaga sa executive, kumbaga yung wala ba siyang open ka ba na tulungan ako sa ganito? Yung... Depende siguro. Hindi, walang specific pa? So many words, walang specific kami na pag-usapan na gano'n eh. Pero sa akin kasi, kung sakali man, we'll cross the bridge when we get there. Pero may sinabi po siya na mag-usap ulit tayo? Ah, oo. Sa matter of fact, bago ako umalis eh, ang usapan namin, pati si Executive Secretary Vic Rodriguez, ganun din nasabi sa akin, huwag kang, hindi ko eksakto makuha, matantahan yung exact words niya, pero parang sa Tagalog, huwag ka magsasawa kung kami tatawag paminsan-minsan, parang ganun. Of course, sabi ko, anytime, hindi naman tayo magkaiba na. Mm-hmm. Anyway, sir, idagdag ko po ito, dahil kayo yung isa sa mga unang pumuna na bakit tila iba yung trato ng ating mga otoridad dito ho sa driver ng USB na nag-hit and run, naka-hit and run sa isang Mandaluyong, isang security guard sa Mandaluyong City. Meron po bang dapat ipaliwanag ang PNP, particular itong OIC sa PNP na si Lieutenant General Danao, lalo na't may nakitang literato na nag-bless sa kanya yung mother ni San Vicente. And at the same time, may picture rin na siya naman yung nagbi-bless doon sa mother. Kaya nga eh, medyo talagang marami silang sigurong sasagutin dyan. Maraming mga katanungan dyan na I'm sure hindi makakaalpas sa paningin at pananaw ng bagong administrasyon yan. Makita nila yan.
Mm-hmm. Ibang klase, una sa lahat, bakit inintay niyo sumurrender? Ba't di niyo inaresto? Inaresto, oho. Uh-huh. The day after, viral, kalat na kalat, may mga nagreklamo na. Mm-hmm. Dapat yun, hindi niyo, ang LTO, dalawang beses inimpita ba o tatlong beses, hindi sinipot. Hindi sumipot. Pagkatapos dumating, hindi ginawa yung tamang procedure. Mm-hmm. Ang ginawang procedure para sa VIP. Ang dapat na procedure kasi dapat doon, sundin mo yung batas. Mm-hmm. Republic Act 10586, the anti-drunk and drug driving law. Mm-hmm. At sinasabi roon, pagka na-involve sa aksidente, may nasaktan, mm-hmm. test, drug test agad. Mm-hmm. Bakit ang palusot ng spokesperson? Mm-hmm. Yung kernel na spokesperson nila, ang sinabi, kasi matagal na. Hindi. Pwede baka daw walang makita. Hindi. Mm-hmm. Bukang hindi ka nakakaintindi ng dangerous drug, una. Pangalawa, mm-hmm. whether may makikita ka o wala, sundin mo yung batas, dapat din drug test mo. Bakit mm-hmm. pini-IP mo? Mm-hmm. Di ba, ganun kasimple naman nun eh. Kung mm-hmm. driver ng jeepney yung nakasagasa dyan, baka ginugulpi pa nila yun eh. Bukod sa ginulpi, kinilinagan. Ewan ko, paano? Ang dami naman nilang pwedeng gayahin. Andiyan si Ping Lacson, mm-hmm. andiyan si Killer Eliasar, andiyan si Bato de la Rosa. Ang gagaling na mga PNP chief niya na hindi nagpapalusot ng ganyan. Walang VIP sa mga yan. Mm-hmm. Bakit ngayon mayroong ganun? Mm-hmm. So, maraming dapat ipaliwanag si Danaw doon sa naging treatment nga kay San Vicente. Oo, talagang marami masyado. Procedures. Procedures. Maraming hindi nasunod na procedures. So sir, may info ka ba kung may connection itong pamilya San Vicente sa mga dito sa ilang miyembro ng PNP? Hindi ko alam. Wala ako alam. Mm. So dating sa party na yun, hindi ko alam. Ang akin yung nakikita ko lang. Mm-hmm. Pero sir, kung hindi sinunod nitong PNP yung nakasaad sa batas, yung mga proseso, meron din silang dapat liability doon? Dapat yung later on, yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs ng Senado, dapat mag-contact ng hearing yan pag-resume nila ng July mm-hmm. para hindi maulit yung ganyan. Alamin mm-hmm. nila kung paanong i-amenda yung batas. Pero titignan ko rin. Ako, principal author nun eh. Mm-hmm. Titignan ko, baka meron doong penalty yung hindi gumawa eh. Hindi mm-hmm. sumunod eh. Pero kayo, ang suggestion nyo sana, imbestigahan nito sa 19th Congress ni na Senator Bato de la Rosa bilang siya yung mananatiling chairman ng Committee on Public Order. Oo. Dapat. Siguro katext ko nga siya tungkol dyan eh. Medyo rin. Nahihiya eh. Nahihiya. Sir, kasi nga ang dami... Nahihiya niya yung kilos ng mga bata niya. Bata niya nung araw. Of course, hindi yung mga bata ngayon yun. Kasi nga marami ho sa ating mga kababayan ang nagko-comment na grabe yung ginawa. And yet parang ang naging biktima at kawawa pa yung si San Vicente nung marap sa... Di ba nagpa-presscon pa nga daw doon mismo sa PNP. Yun na nga eh. Parang marami na-disappoint doon sa nangyari. Sobrang maraming na-disappoint. Namumuna na ako kasi ako yung author. Na ako yung author ng anti-drug driving law eh. Mm-hmm. Ito, bigyan ko yung background, Shelly. Baka may nakikinig sa akin ng mga tagakamag-anak nila. Mm-hmm. Ng mga kakayin ng mga VIP na yun. Ha? Mm-hmm. Noong araw, bawat kumuha ng lisensya dahil doon sa Dangerous Drugs Act of 2002, kailangan may drug test pagkuha ng lisensya. Naalala mo, 300 pesos, yes, 400 opo. Pesos pinabayad. Mm-hmm. Okay, nung ma-Dangerous Drugs Board chairman ako, nalaman ko na sa loob ng 6 hanggang 7 taon, milyon-milyon ang mga kumukuha ng lisensya, nagbabayad ng gumagano sa mga drug testing center. Ang naging positive lang, 0.06%. Dahil marami nagbabayad na lang, hindi naman nagtitest. Correct. Tsaka kalokohan eh. Uh-huh. Bibigay ihi, papasok sa kung saan. Uh-huh. Tama ba yung testing kit na ginamit? Uh-huh. Hindi mo alam eh. So ang ginawa ko, inalis natin yun. Nalibre pa yung, natuwa pa yung mga driver. Pero nilagay natin yan, random ba, lumalabas. Uh-huh. Nilagay natin ang drug testing pag na-involve ang aksidente. Uh-huh.
So, oh, yun ang background yun eh. Tama. Eh, na-involve din accident eh. Ba't ayaw mo magpa-drug test? Papalag pa yung lawyer. Oh, dapat doon, pinilit ng PNP. Sumurender eh. Oh, sana ngayon ng ano, sana ngayon ng pagkakamali. Eh, sa PNP. Di ba? Correct. Ay, naku, sir. Tapos, palusot eh, hindi raw. Kasi wala na raw, matagal na. Kasi, hindi nakakaintindi. So, kung dalhin mo sa comprehensive 5-way test ng PDEA yan, kung gumagamit natin yan, huli yan. Oo, matitest pa rin yun. Correct. Mm-hmm. O, eh ngayon, kung naging negative, o di mabuti, thank you, praise God, negative. At least nasunod yung proseso. So, correct. Sinunod yung proseso, ba't ayaw nyo? Ang ano, isipin na tao ngayon, siguro gumagamit, ayaw nilang pag-ama, ayaw nilang patest. Tsaka siguro may connection ito, kaya pinayag, hindi parang ganun. Correct, sigurado yun. Sigurado. Siguradong ganun ang dating nyo. Kasi kung ibang tao yan, baka naka-orange ng t-shirt yan, di ba? Iaharap sa media. Di ba? Tama. Tapos kung jeepney driver lang yan, o tricycle driver lang yan, di putok-putok na kilay niyan. Di ba? Medyo sumasakit-sakit pa ang balakang niyan. At baka sabihin, ng agaw ng baril o nabaril na. Ganun. O baka ganun, oo. Di ba? Ano, ganyan ba? Ganyan na lang ang haang buhay natin. Mm-hmm. Kaya may nagtatanong sa akin, bakit ko na tinatanong sa ang Pangulo? Bakit? Masama ba magtanong sa Pangulo? Mm-hmm. Tinatanong ko lang ah. What's happening? What's happening to our country, Mr. President? Karapatan ganito na lang ba? Ang peace and order natin, ganito na lang. Ang mga pulis ba natin, ganito na lang. Tama. Hindi, sagutin mo ako ng hindi. Mm-hmm. Hindi ba? Ang tatanga din mo nga nagtatanong na yan eh. Pero ako, SP, gusto ko pang pahabain ang aking pakikipanayam sa iyo, kaya lang time is up na pala ako. At gusto ko rin naman na makapag-rest ka na at makapag-enjoy with your family dahil kararating din yan sa Baguio. Maraming salamat. Sana. Sige. Thank you. Kahit tapos na yung termino, sir, kapag kami gusto ko itanong, ha, tatanggapin mo pa rin mga tawag ko, sir. Oo, siyempre. All the time. Alam mo naman tayo. Kahit kwentuhan lang, no problem. Yes, sir. Okay. Sige. Thank you po. At happy Father's Day. Thank you. Sa inyo rin. Alright. Thank you. Yan po mga ibigan, si outgoing Senate President Vicente Soto III. Naku, bye-bye time na ho tayo at muli nais natin batiin ng happy birthday si Mang Mario Kasayuran ng Manila Bulletin. Belated happy birthday sa aking tatay, 81st birthday noong June 16. At bukas, happy Father's Day at happy 20th anniversary sa aking hubby na si Saldi Bueno. Maraming pong salamat at susunod agad ang programang Barangay 882 kasama po ating kasamahan na si Gilbert. Ako po ang inyong lingkod, Celio Ortega Bueno. Maraming po salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Bye! Usapang Senado!